Muli, tayo po'y makikinig ng salita ng Diyos at muli, tayo po ay tatanggap ng spiritual blessing. Dapat si Pastor Eric yung nandito. Meron po dapat tayong guest pastor from Bahayin. Kapatid natin from DCF. Kaya lang nagbigay ng announcement ang Bahrain na sinuspense nila yung mga flight from UAE to Bahrain. Okay, so yung kapatid natin pwede makalabas ng Bahrain, kaya lang ang inaano nila yung pagbalik kasi doon siya nagwo-work. Okay, so ako muna ang pumalit. Ayan. At muli, babalikan natin yung siguro talagang will ni God na ma-share ko yung mga napag-aralan natin. Dahil last week, no, hindi na kompleto. No? Though we have the same verse or the same text na kukunin ngayon. Okay? It comes from Ephesians chapter 2 verse 1 to 10. So bago natin na talakayin, dahil dapat ang scripture reading natin is dapat yung kung ano yung preaching. Okay? So babasahin natin ito mamaya, but before that, I would like to ask everyone to stand up and let us pray. Amen. Our Heavenly Father, we thank you sa araw na ito dahil patuloy ang pagkilos mo sa buhay ng bawat isa. Ang pagkilos mo sa amin, Panginoon, na inyong mga anak. Patuloy po kaming humihingi ng kapatawaran sa lahat ng mga pagkukulang namin. At pakalinisin mo ang puso namin sa liksikin niyo, Panginoon, upang maging karapat dapat sa pagtanggap ng inyong spiritual blessing, Panginoon. Sa inyo ang puso namin, ang aming isipan, ang banal na Espiritu Santo nawa, ang pumilos sa aming kalagitnaan, at siya rin ang pumilos sa akin sa pagpapahayag ng inyong salita, Panginoon. Nawa, mamutawi ang inyong salita sa aking mga labi at siya ang aking masambit, Panginoon, kung ano ang inyong mga kalooban. Ang lahat ng papuri binabalik namin sa inyo sa tayo paan lamang ng inyong anak na si Kristo Jesus. Amen. Amen. So tayo po manatiling nakatayo at basahin po natin ang Ephesians chapter 2 verse 1 to 10. So sabay-sabay po. As for you, you were dead in your transgression and sins in which you used to live when you followed the way of this world and of the ruler of the kingdom of air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. All of us also live among them at one time, gratifying the craving of our sinful nature and following its desire and thought. Like the rest, we were by nature object of wrath. But because of his great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ, even when we were dead in transgression. It is by grace you have been saved. And God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realm in Christ Jesus, in order that in the coming age He might show the incomparable riches of His grace expressed in the kindness to us in Christ Jesus. For it is by grace you have been saved through faith, and this not from yourself, it is the gift of God, not by works, so no one can boast. For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good work which God prepared in advance for us. Salamat sa pagkakabasa ng kanyang salita. Tayo po yung makakaupo na. Babalikan ko lang po ang ating title. And the title itself is so amazing. At makapagtataka po. Nakapagtataka because ang title natin is We Are Dead, God Made Us Alive. Okay? It is possible? Yes. Salamat sa isa. Okay? Yung kanta natin kanina, bakit natin ginaganda? Sabi, the same power conquered the grave lives in me. Okay? The same power conquered the grave lives in me. So, same power na nag-conquer ng grave, siya ang bubuhay sa akin. Amen. Kasi patay tayo eh. Amen. Amen. So yan ang pag-uusapan natin. We are dead.
God made us alive. Before I last week I we talk about salvation. Paano natin ito makukuha? And that salvation we clearly seen in the same text that salvation is from sin and then by love, yes, into life, okay, with a purpose through faith, okay, and to good work. So sumunod-sunod yan. So if you have this salvation, yun yung sabi niyong kayo is saved, kayo yung ligtas, kayo yung born again, okay, nagtaan kayo sa ganitong proseso. From sin to good work. Okay? And to good work. But there is a lot of process. God loves you. Okay? And then, He gives you life. And you have a purpose. Okay? And then, it is through faith. Okay? Through faith. And then, you have a good work. Magmamanifest sa'yo. Okay? So, ngayon, ang pag-uusapan natin, i-clear natin ng gusto or bibigyan natin ng linaw yung sinasabi natin tayo patay at ang Diyos ang bumuhay sa atin. Okay? So, sa introduction itself, sabi ganun, sa Ephesians chapter 1, 4 and 5, sabi ganun, as for you, you were dead in your transgressions and sin. But because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ even when we were dead in transgression. So dito pala makikita natin, twice sinabi ni Pablo ang word dead. Ayan, dead. Patay. Patay ka. You are dead. Okay? We were dead. Okay? So, yung death na kalagayan natin, okay, this is the diagnosis ni Paul sa buhay natin. Tayo yung mga patay. Okay? And the solutions or the remedy for this verse ay matatagpuan din natin with the same text, okay, sa verse 5. Sabi dito, God made us alive. Amen? So you were dead, God made us alive, and that is our title. So you will never experience ito, you will never experience the fullness and greatness of God's love, ayun, kung hindi mo makikita yung tinasabi nating deadness mo. Kailangan makita natin yon. Okay, as I mentioned before, sabi ko, to better understand itong text na to, yung text natin, is we need to have knowledge of ourselves and knowledge of God. Biglang natuyo yung laway ko eh. And we think that knowing God is more difficult or more difficult to understand. This is what we are thinking. No. If you know yourself, okay, it is more difficult to comprehend and to agree knowing yourself. Mas mahirap intindihin. Okay? At sabi nga is i-embrace yung makilala mo kung sino ka. Ayan. So, why? Because the true knowledge, pag nalaman mo kung sino ka, okay, the true knowledge of ourselves assumes, okay, the true knowledge of God. Kung makikilala mo kung sino ka, mas lalo mong makikilala ang Diyos kahit di mo pag-aralan. Okay? Or kahit hindi mo alamin kung sino ang Diyos, malaman mo lang kung sino ka, makikilala mo na ang Diyos. And we think that, sabi nga, we think that kilalang-kilala na natin ang sarili natin. Pero mga ganun eh, no? Ang alam natin, kilalang-kilala na natin ang sarili natin.
But the truth, yung lalim ng condition natin bilang tao, okay, ay beyond our understanding, okay, without the help of God. So titingnan muna natin, okay? So, okay, you will never experience the fullness of the greatness of God, okay, if you don't see His love in relation to your former deadness. So tingnan muna natin sino tayo at doon natin makikita sino ang Diyos. Okay, so knowing ourselves. Diyan natin umpisa. Knowing ourselves. Tingnan natin sino ba tayo. Sabi sa text natin, you are dead. We are dead. Okay? So the question, what does this mean? Yung deadness. Okay? There are at least 10 answers in the New Testament. Doon lang muna tayo. Okay? Na pwede natin, pwede mo ipakita sa inyo. Okay? Ipakikita ng Diyos mula sa kanyang salita yung ibig sabihin ng deadness, na ikaw ay patay. So if we consider this meaning or this text honestly and prayerfully, makikita natin, no, i-humble down natin ang sarili natin. And we will look for this amazing grace, amazing gift na tinatawag nating new birth. Okay? Okay, kailangan. Patay ako eh. So, kailangan kong mabuhay. Tama? Gusto nyo bang patay kayo? Ayaw nyo? Bakit? Patay eh. No? Okay? Alam nyo yung sinasabi natin dito, this is about spiritual death. No? Patay tayo spiritually. Okay? So, buhay nga tayo, we are like a zombie. Physically, no? Buhay, spiritually, dead. Okay? So this is like ihahalin to na natin sa isang zombie. So I can show you a our condition apart from the new birth. Kasi patay nga tayo eh. So ano ba muna ang condition natin apart from the new birth? Okay? And why it is so necessary? So number one, apart from new birth, we are dead in transgression. And this is from Ephesians chapter 2, verse 1 to 3. Binasa natin. Sabi dito, as for you, you were dead in transgression. We are not talking about physical death. Bakit? Ang sabi sa text, you used to live. Patay ka, pero bakit sabi ng text, you used to live. And then, you follow the way of this world. Verb ba yan, no? Yung mga ginagawa. And then, sabi pa dito sa verse 3, gratifying. You have the desire. So all of this is a work from our physical body. Yes? So it means we are alive. We are living physically, but the text said, you are dead. Kaya ang sabi dito, you are dead. The more meaning of deadness is yung sinasabi nating spiritual dead natin. And like as I mentioned, being spiritually dead is wala tayong connection sa spiritual God. Amen? God is spirit and in truth. So we have to worship Him in spirit and in truth. Amen? So, paano mo i-worship kung patay ka spiritually? Okay? So, we are not dead in a sense that we can't sin. Yung physical body natin nagkakasala. So, we are dead in the sense that we cannot see or feel the glory of Christ. We are spiritual dead. We are unresponsive to God and Christ and this world. Ultimong kanyang salita, hindi tayo magre-response. Kahit gaano kaganda ang salita niya, hindi natin tatanggapin. Pag-usapan natin mamaya yan. Okay, so that's the just one. Okay, so there's another one, which is we are by nature
object of wrath. Okay? So sa Ephesians chapter 2 verse 3, like the rest, we were by nature object of wrath. The point of this is to make clear that our problem, okay, is not just what we do, hindi yung ginagawa natin kasalanan eh. It is, okay, tayo mismo. We are the object of wrath. You are the children of wrath. Hindi yung gagawin natin, kundi tayo mismo. Okay? Apart from new birth, kung hindi ako maboborn again, ako mismo yung problema. Okay? Ako mismo yung problema, hindi yung parents ko, hindi yung kaibigan ko, hindi yung mahal ko sa buhay, hindi yung kaaway ko, hindi yung nakapaligid sa akin, ang problema, ako. Kayo mismo ang problema. Because you are the object. Kayo mismo ang may problema. That's the text. That is what the text is saying. Sabi sa Psalms, chapter 51, verse 5, surely, I was sinful at birth. May nagawa na kayong kasalanan? Noong kayo ipinanganak? Wala. Pero sabi ng text, okay, simple, from that time, my mother conceived me. Nasa sinakupunan pa lang kayo, hindi pa kayo nagsasalita, hindi pa kayo nag-iisip, object of wrath kayo. Makasalanan kayo. Kayo mismo, problema. Pagluwal nyo dito sa mundo, problema ka. Kaya ang daming problema sa mundo, di ba? Bakit? Nasa sinakupunan ka pa nga lang, problema ka na. Iluluwa ka pa ng nanay mo. So that's the problem. Big problem. Problem. Too much problem. Okay. So our nature is rebellious. We are so selfish and so callous toward the majesty of God. And His holy anger is a natural and right response to us. Talagang magagalit ang Diyos. Nasa sinapupunan ka pa lang eh. You are already an object of pride. Okay? So that's you. Tingnan nyo ha, isa-isahin natin. Una, patay ka spiritually. Ngayon, may problema. Ikaw mismo. Pangatlo, we love darkness and hate the light. Wow. Okay. We love darkness and hate the light. Sabi sa John chapter 3 verse 19 to 20. Okay. This is the verdict. Ito ang judgment. Light has come into the world, but men love darkness. Okay. Instead of light, because their deeds were evil. Everyone who does evil, hates the light and will not come into light for fear that his deed will be exposed. So, sino tong light na to? We are talking about Jesus. Okay? So, when Jesus come into the world, okay, let's change the word. Okay? But men love darkness instead of Jesus. Instead of Christ. Because their deeds were evil. Everyone who does evil hates Jesus. And will not come into Jesus, to Jesus, for fear that his deeds will be exposed. Bakit? Kung lalapit kayo ay Jesus, sasabihin niya, makasalanan kayo. Sasabihin niya, mali itong ginagawa mo. Okay? What's that? Your sinful nature. The sinful nature. Gusto nyo basahin ko, Galatians, wala dyan, pero babasahin ko. Tingnan lang natin, what is this sinful nature? Para may ako na. Sa Natsa, Galatians chapter 5. Okay? So I say, sa verse 5, sa chapter 5, verse 16, I say, live by the Spirit, and you will not gratify the desire of the sinful nature. For the sinful nature desire was
what is contrary to the sinful, to the spirit, and the spirit, what is contrary to the sinful nature. They are in conflict with each other, so that you do not do what you want. But if you are led by spirit, you are not under law. Okay, this is verse 19. The act of the sinful nature are obvious: sexual immorality, impurity, and debauchery, idolatry, and witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissension, factions, and envy, drunkenness, orgies, and the like. Marami pa. Iisa-isahin pag lumapit kayo kay Jesus. Ito, gawain mo. Sexual immorality. Ayaw nyo. May expose kayo eh. Okay? So, we love darkness and hate the light. Okay? Apart from new birth. This is you. Okay? Now, kapag ka lumapit sa atin ang light, ang ating Panginoon, we are not neutral. Immediately, we resist it. Pag neutral, mag-ano ka pa, di ba? Pwede ka mamili eh. No? But we are not neutral. We are not in a neutral zone. So, immediately, we resist it. And if, okay, sinasakop tayo ng darkness, katulad nung sinasabi sa verse 2, di ba? We follow the way of this world. And we follow the spirit of air who control. Okay? We embrace it. Immediately, we embrace it. Okay? So, yan ang condition nyo. You hate light and love the darkness. Okay? So, another one is, apart from the new birth, our heart like stone. So sabi ng Bible, Ephesians chapter 4 verse 18, huwag tayong lumayo, sabuk tayo Ephesians. They are darkened in their understanding and separated from the life of God because of their ignorance that is in them due to the hardening of their heart. So, Paul traced our condition. Ganito tinrace ni Paul. Okay? Yung condition natin, back through darkness. Okay? Back to through darkness, okay? To separation from God, okay? To ignorance, okay? To hardening of heart. So, saan nag-umpisa? Hardening of heart. So, nag-umpisa sa iyong hardening of heart because of your matigas ang iyong puso. You are ignorant about God and you are separate from God. And, okay, nandoon ka sa kadiliman. So, ganun na tinrace ni Paul. Okay? They are darkened in their understanding and separated from the life of God because of their ignorance that is in them due to the hardening of their heart. So there is something deeper. May pinakamalalim, no? The ignorance that is in them, that is in you, okay? Due to the hardening of your heart. So number one, ignorance. The point is, ignorance is guilty. Yung sabihin mong, hindi ko alam eh. Hindi ko alam. This is already guilty because it is rooted in hard and resistant heart. Nagmula na agad sa puso mo. So your ignorance, pagiging ignorante mo, okay, sa kabutihan ng Diyos, to the righteousness of God, okay, sa mga kagustuhan niya, sabihin mo, yung old nature ko, yung sinful nature ko, hindi ko naman alam yan eh. Okay? You are already guilty.
Because being ignorant, you are guilty. Bakit? Saan nagmula ito? Sa iyong matigas na puso. So that is your condition. Okay? Apart from the new birth. Another condition apart from the new birth is we are unable to submit to God or please God. Hindi natin kaya magpasakop sa Diyos or maluwalhati siya. Okay? Sabi sa Romans chapter 8 verse 6 to 9, the mind of simple man is dead, but the mind controlled by the Spirit is life and peace. The simple mind is hostile to God. It does not submit to God's law, nor can it do so. Hindi kaya. Okay? Those controlled by simple nature cannot please God. So, apart from new birth, you are controlled by your simple nature. Yun yung mga nakita natin kanina. And then, you cannot please God. You, however, are controlled not by simple nature but by the Spirit. If the Spirit of God lives in you. Eh, kaso hindi pa. Dahil nga, hindi ka pa naboborn again. Okay, ang pinag-uusapan natin dito ay ano ang katayuan, ano ang kondisyon nyo apart from new birth. Bago kayo mabuhay muli. Okay, bago kayo buhayin muli ng Diyos. Ano ang kondisyon nyo? Okay? Unable to submit to God or even to please God. So his point is this. Without the Holy Spirit, our minds are so resistant to God. To God's authority that we will not and therefore cannot submit to Him. That is your condition. And we cannot submit to Him and we cannot please Him. So yun yung ang bigat, ano? Lapit tayo ng lapit. Meron tayong nilalapitan na sabi natin, we are not born again, but meron tayong mga Diyos na sabi natin na our Diyos, our gods, okay, small g, G-O-D, and with S. Okay, gods. Dami nating mga Diyos-Diyosan, mga niluluhudan, mga hinahalikan, mga tinatago sa pitaka. Meron pa, sinasabi sa leeg, okay, nilalagay sa kamay, okay, nilalagay sa ilalim ng unan. Dami, no? Okay? But not the God. Because you are unable to submit sa tunay na Diyos. And you cannot please Him. Okay? So this is how dead and dark and hard we are toward God. Yung puso natin, ang bigat eh. Ang tigas eh. Okay? Until God caused us to be born again. Pag-usapan din natin mamaya bakit tayo binuhay ng ating Diyos. Okay? So next conditions apart from the new birth, sampu nga lang itong kinuha ko eh. Dapat marami pa eh. Okay? Buti tayo magkapod. Okay? Is we are unable to accept the gospel. What is gospel? The gospel of salvation. The gospel of our Lord Jesus Christ. Sino si Jesus Christ? The Son of God. That's the gospel. That's the good news. He can save you. He can bring you to heaven. He can give you eternity, eternal life. Okay? That's the gospel. That's the good news. Pag sinabing gospel, good news. Okay? We are unable to accept that fact. Yang katotohanan na yan. Yang gospel na yan. Why? 1 Corinthians chapter 2 verse 14. The man without spirit, okay, it means patay ka, okay, does not accept the thing that comes from Spirit of God. Okay. Sino nagdadala ng gospel? Ang Spirit of God. Okay? For they are foolishness to him and he cannot understand them because they are spiritually discerned. So yan ang condition nyo.
patay kayo spiritually, wala kayong Spirit of God, eh? Hindi namumuhay sa inyo. So what happened? You are unable to accept the gospel. Kahit anong basa nyo, kahit anong share sa inyo, hanggat hindi kumikilos ang banal na Espiritu Santo, okay, ang kondisyon nyo, hindi nyo kayang tanggapin. Yan ang katotohanan. So magtataka kayo, bakit kami mag-share? Bakit ko kailangan i-share ang Word of God sa ibang tao? Okay? Bakit? Alam ko ba kung pinili siya ng Diyos? Alam ko ba kung nag-work na ang Holy Spirit sa buhay niya? Basta ang inutos sa akin ni God, ang inutos sa akin ni Jesus Christ, go ye and make disciples. Okay? I-share mo ang gospel. So, yun lang ang gagawin ko. Okay? So, hindi ko na kailangan tanungin, kumilos na ba ang Holy Spirit sa buhay mo? Kasi kung kumilos na, i-share ko na sa iyo itong gospel. Kasi dito mo lang maintindihan. Hindi. Bayaan yung mag-share lang kayo na mag-share. At bayaan yung ma-tsempuhan nyo kung kanino nag-work ang Holy Spirit. Amen? Amen? Basta share lang ng share. No? Now, the heart is so resistant to receive them that the mind justifies the rebellion of the heart by seeing them as foolish. Kaya magtataka kayo, share ako ng share. Itong mga taong sineshare ko, ang pagkakaintindi nila rito sa gospel, foolish. Walang katuturan. Peke, sasabihin pa. Hindi totoo. So this rebellion is so complete that the heart really cannot receive the things of the Spirit. So yung rebellious heart mo, ito yung bunga. No? Hindi mo kayang tanggapin kung ano ang sinasabi ng banal na Espiritu Santo. So nakikilala niyo na ba kung sino kayo? Nakikilala niyo ba kung sino kayo dati kung kayo'y born again na? At nakikilala niyo ba kung sino kayo ngayon kung hindi pa kayo born again? Ito, kung di siya sinasabi, lahat ng nilalo ko ngayon, puro galing sa Bible. Okay? Para makita nyo, yun nga nakapagtataka, di ba? Pareho kayong Pilipino, pareho kayong nakakaintindi ng English or ng Tagalog, ini-explain mo yung Bible, hindi niya maintindihan. Hindi kayo nagtaka nun? Patuloy ang resistance niya sa sinasabi mo. Sinasabi na nga, pinakikita mo na. Let's say, huwag kang sasamba sa mga, Diyos-Diyosan. Mahirap bang intindihin yun? Mahirap, hindi. Mahirap noon. Amen? Ngayon, kung born again kayo, hindi na mahirap. Kasi ito na ang gagawin mo. Na born again ka na, ito na ang gagawin mo. Hindi ka na sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Noon, hirap na hirap ka, hindi mo maintindihan. Okay. Hindi mo kaya intindihin kung hindi ka born again. Ang tingin mo, foolishness ang sinasabi ng mga to. Pero tanungin mo, naniniwala ka dito na banal na salita ng Diyos? Oo, ba't hindi mo maintindihan? Simpleng-simple. Tama? Okay. Another condition apart from the new birth is we are unable to come to Christ or embrace Him as Lord. So napakahirap para sa isang patay spiritually na lumapit sa Diyos, lumapit kay Kristo. Okay? At tawagin siyang Diyos ng buhay niya.
Sa 1 Corinthians chapter 12 verse 3, Paul declares, no one can say Jesus is Lord except by Holy Spirit. Totoo hindi? Totoo hindi? O eh, ba't sa pelikula, ang dami nagsasabi. No. Bakit marami kong mga kaibigan nasasabi to? Okay? So, iniibig sabihin na yung mga stage actor or yung mga hypocrite, let's say, let's call them hypocrite in the church or in our community, cannot say the word Jesus is Lord. Marami nagsasabi, Jesus is Lord. Jesus is Lord. Okay? But, without the Holy Spirit, ang ibig sabihin, okay, he cannot say it and mean it. Yung galing talaga sa puso, yung tunay. Pag sinabing Jesus is Lord, yung tingin niya kay Jesus, talagang Diyos. Jesus is Lord. Tapos sinabi ni Jesus, okay, come, follow me. Eh, sandali po muna. Meron pa po akong labahin. Isasampay ko pa po, tapos meron pa po akong na meron pa po akong mga ipe-prepare para sa company namin. Friday! Okay? So, Jesus is Lord. Come, follow me. Eh? Wait muna. Wait lang. Wait lang. Ganun na lang answer natin. Wait lang. So, you did not mean it. Pag sinabi mong Lord, anong dapat? Susundin mo. Lahat ng gagawin, lahat ng sasabihin, sundin mo. Amen? Okay. So, John chapter 6 verse 37. Okay, so John chapter 6, itong kagandahan eh. Why we cannot come to Christ? And this is the answer. Okay, or embrace Him as Lord. In John chapter 6, yung mga nag-aral ng John, okay, dito pala makikita nyo na 3 times sinabi, hindi nyo kayang lumapit sa Diyos, sa ating Panginoong Hesukristo. Verse 37, all the Father gives me will come to me. So, sino yung pupunta sa kay Jesus? Yung ibinigay ng Ama. Kung hindi ka binigay ng Ama, makakalapit ka? No. Verse 44. Okay? No one can come to me unless the Father who sent me draws him. So, paano ka lalapit? Okay? No one can come to me unless, sino ulit? The Father. Okay? Draws him. Next. No one, sa 65, no one can come to me unless, again, the Father has enabled him. So, paano kayo pupunta? Paano kayo lalapit kay Christ? Kaya nyo? Wala. Walang makalalapit. Kaya huwag nyo ipagmalaking kayo ang lumapit sa Diyos. Kayo ang lumapit kay Kristo. Kayo ang tumanggap kay Kristo. Kayo ang tumilala kay Kristo. Dahil dito, sa isang chapter pa lang ng John, we are talking about God the Father working in your life para lumapit ka kay Kristo. Hindi yung sarili natin. Amen? Amen? So all those wonderful work of drawing, enabling, giving, okay, are work of God in regeneration. Okay? Kaya ka na born again, because of the work, wonderful work of God, amazing work of God. Without that, without God working in our life, mananatili kayong patay. Okay? So, without them, we do not come to Christ because we don't want to
Yan ang katotohanan. So that is you. Okay. Next conditions apart from the new birth is we are slave to sin. Okay, Romans chapter 6 verse 17. But thank be to God that though you used to be slave to sin, okay, nagpapasalamat si Paul, okay, you wholeheartedly obeyed the form of teaching to which you were entrusted. So ang sabi ni Paul, you are slave to sin. He is thanking God. He is not thanking man. Papasalamat siya sa Diyos. So your condition is you are slave to sin. So until God awaken us from our spiritual deadness, mananatili tayong ano? Slave ng kasalanan. That is your condition. Okay? And then next. Okay, that's one. No? That is what I'm talking. Until God awaken us from spiritual death and give us the life that find joy in killing sin and being holy, we are slave and cannot get free. Hindi mo kayang palayain ang sarili mo. Another condition apart from the new birth is we are slave of Satan. Itong mas lalo nakakatakot. Ephesians chapter 2 verse 2. Sabing ginon dito, okay, in which you used to live when you follow the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air. Who is the ruler of the kingdom of the air? No other than Satan, the spirit who is now at work in those who are disobedient. So you are slave of Satan. Lahat ng gusto niya, yun ang gustong-gusto niyong gawin. You follow the way because you are dead. So wala kayong gagawin kundi ang kagustuhan lang ng ruler of the kingdom of air. So yan ang mas lalong nakakatakot. So in other words, the mark of unregenerated person is that their desire enjoys accord with the prince of the power of the air. Doon kayo naka-direction sa lahat na kagustuhan niya. Ang masama, alam na, hindi nyo alam na kasalanan. Hindi nyo alam na kasalanan. Or, kung may idea man tayo, kasi tinuturo sa eskwelahan na ito masama, pag nagawa nyo, i-justify nyo. Okay? I-justify at i-justify nyo. Hindi nga, lilit lang nung ginawa ko eh. Eh, yun yung kapitbahay ko. Mas malala ang ginawa niya. Yun nga, kumapatay pa eh. Oh. Gina-justify nyo pa, sabihin nyo, maliit na kasalanan lang. Next is, of course, if you are slave of Satan, slave of sin, okay, nothing good lives in me, or nothing good lives in you. Romans chapter 7 verse 18, I know that nothing good lives in me, that is, in my sinful nature. So hindi natin sinasabing nothing good lives in me, in a sense na, okay, test natin. Okay? Pag sinabi natin good, yung mata mo, maganda? Bakit? Kung wala kang mata, hindi ka makakakita. Kinrate ng God, maganda, tama? May kamay ka, kinrate ng Diyos. Maganda? Bakit? So, there is something good. Lives in you, tama? Marriage. Maganda para sa lipunan natin? Or gusto nyo, wala na lang kasal-kasal. No? Sisipingan ko na lang yung kapitbahay namin. Sisipingan ko na lang kung sino gusto ko. Total, wala namang kasal-kasal eh. Good or bad? Bad. Hindi, yung marriage. Good. Good. So there's something good lives in us. Tama? Okay, ang nangyayari, dinidistort natin tong good things na meron sa atin. Amen? Kinrate ni God ang buhay natin maganda. Amen. Diba? Sa creation, sabi niya, lahat ng ginawa ko,
Good. Napakaganda. The problem is, because of our simple nature, okay, instead na maging self-centered, God-centered tayo, nagiging self-centered tayo. Okay? I have a beautiful eyes. Wow. Huh? I have a beautiful voice. Saan ko ginamit? Okay? I have a beautiful voice. Ayan. So yun ang naging problema. So all that was created good is ruined by being made the servant of man-centered. Dinidestroy natin. Okay? Not God-centered concern. So lahat yan. So God command that we love Him with all our heart and all our soul and all our minds, which is good living in me. Anong ginawa ko? Minahal ko ba siya? With all of my soul, my heart, and mind? That's the problem. Nagiging self-centered tayo. Okay? So, the question is, putulin na natin. Masyado nang baka sabihin mo, anong kanta ni, ano, ni Michael B? Dinukudyok mo ng martilyo. No? Maso. Eh, ito kay. Pinag-uusapan pa lang natin. Di pa nga natin kinukuha lahat eh. So, kung hindi nyo maintindihan pa, there's something wrong. Okay? Pero that is you. Ito tayo. Apart from new birth, ito ako. Galing ako doon. I used to live and follow that way. I have that desire. But praise God, anong ginawa niya? Binuhay niya ako. So God made me alive. Amen? Amen. So yun ako. Ewan ko kayo. Kasi nakita ko, natagpo ako kung sino ako. Though ganun din ang pagkakakilala ko sa inyo, wala akong pakialam sa inyo. Ang pakialam ko, ako. Personal ko to eh. Personal kong buhay. Kung ayaw nyo pumunta sa langit, ako gusto ko pumunta sa langit. Okay? So, bakit ba kailangan natin ma-born again? Let's talk about this. Bakit natin kailangan ma-born again? Okay? Ephesians chapter 2, verse 4 and 5. But because of His great love for us, God who is rich in mercy made us alive with Christ, even when we were dead in transgression. Who made us alive? God. Sabi sa text natin, God made me alive. Okay? This being alive is same as a new birth. O yung tinatawag nating born again. So the reason why we need or why we need it, kasi patay nga tayo eh. Well, that's the only reason na pwede kong sabihin. Okay? And that is the miracles na gagawin sa buhay natin ng Diyos. So, huwag yung sabihin walang milagrong ginawa sa inyo ang Diyos. Nung mabuhay lang kayong muli from your spiritual deadness, isang milagro na. Amen. Na ginawa sa inyo ng Diyos. Amen. Amen? Amen. Para wala kang maipagmalaki. So the reason we need it is that we are spiritually dead. Okay. And why it is necessary? Sabi sa John 3:3. Tingnan natin ang bakit importante. In reply, Jesus declared, I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again. Okay? Hindi maintindihan ng iba. Ano yung born again na yan? It's like Nicodemus. No? Si Nicodemus ang kausap niya ito eh. Sabi ni Nicodemus, paano ako mabuborn again? Okay? Surely, I cannot enter a second time into my mother's womb. Okay? To be born again. He is thinking about physical. Born again. Okay? And then Jesus answered, pagpatuloy natin,
I tell you the truth, no one can enter the kingdom of God unless he is born of water and spirit. Okay? Flesh give birth to flesh, but the spirit give birth to spirit. So ano, sino ang bubuhay ng inyong spirito? Ang spirit self. Okay? So you should not be surprised at my saying, you must be born again. Paulit-ulit na sinasabi ng Diyos, ni God, ni Jesus. You must be born again. So why it is necessary? Kasi, kung hindi kayo born again, ano? Hindi, ang importante, bakit kayo kailangan maging born again? Ito ang process nyo. Ang tanong, kaya nyo buhayin ang sarili nyo? Bakit? Patay nga eh! Patay nga natin si Sherwin. Tingnan natin kung kaya niyang buhayin ang sarili niya. Okay? So, hindi nga eh. Kailangan sabi ni Jesus, spirit give birth to spirit. Okay? Flesh give birth to flesh. Okay? Kaya ang sabi, you must be born. Again, born of water and spirit. In conjunction to this, born of water and spirit, flesh is in the water and spirit is for the spirit. So, buhay ka, physically, you are born of water. Okay? Alam niyo yung ano, yung sa medical term, yung bahay panubigan. Bata. Ng bata, ano? Water bottle, ano? Bag of water ng mga nanan. Bahay bata na may tubig. So you are born physically. Okay? But, you are dead spiritually. So sabi ni Jesus, para makita mo ang heaven, para makapunta ka sa kingdom of God, you need to be born again. You have to be born of spirit. And the only person that can give you is the spirit itself. Okay. So kilala niyo na yung ano, no? Sarili niyo. Tapos alam niyo kung paano tayo makakapunta sa langit. Kailangan ma-born again tayo. Now, ito napakadali, no? Kasi, kung hindi nyo kaya, buhayin ang sarili nyo, sino ang lalapitan nyo? Sino ang makakagawa? Ba't nyo alam? Kasi nakilala nyo sarili nyo. Di ba? Kasi nakilala nyo ang sarili nyo na wala kayong kakayahan. Wala kayong kakayahan buhayin ang sarili nyo. Wala kayong kakayahan pumunta sa heaven. To the kingdom of God. Kailangan nyo ng isang nilalang. And that is God. Who will make you alive. At wala na sinabi ng text natin. Okay? So, what won't we have? Let's talk about it. What won't we have? Ano yung wala tayo? Okay? Without the new birth. Kung hindi tayo born again, ano yung wala sa atin? Okay? At pag pinag-usapan na ito, dito nyo makikita kung sino ang Diyos. Because God manifests His mercy and grace. So let's talk about God's mercy and grace. God's mercy, okay, anong difference between two? Is when God spare us from the terrible things we deserve. Ayan. So kilala nyo sarili nyo. Without born again. Ha? Hindi ka pa na-born again. Okay? Kilala nyo sarili nyo. Okay. Kung gano'n ang condition ng tao, ano ang para sa kanya? What he deserved? Did he deserve to go to heaven? No. So, saan deserve ang... sa ano ang deserving ng mga makasalanan? Hell. And God's grace, okay, is when God gives us good things that we don't deserve. So, kilala nyo sarili nyo. Sa palagay nyo, deserving kayo para sa heaven? Hindi. So, doon papasok ang God's grace and mercy. Okay? I-spare niya kayo sa terrible things
na dapat para sa inyo. Dapat, para sa makasalanan, para sa inyo, pumunta sa impyerno. Amen? And when God applies mercy, tatanggalin kayo. Aalisin kayo. Gagawa ng paraan para hindi kayo mapunta sa impyerno. Ayan. And what is God's grace? Okay, naalis kayo sa impyerno. Okay lang sa inyo? Dito lang kayo sa mundo? Ha? Okay lang. Ay, inalis na nga kayo sa impyerno. Dito na lang kayo sa mundo. Ayaw nyo pa rin? Okay, let's apply God's mercy. It's when God give us good things that we don't deserve. Sabi niya, tara rito sa langit. Gusto nyo? Amen. Siyempre. So, para makapunta kayo sa langit, kailangan nyo ng God's grace. Okay, so we will talk about that. Ano yung meron, ano yung wala tayo kung walang, kung hindi tayo born again? Okay? Kasi makikita natin dito how God applies His mercy. Ito, madali na lang ito kasi nakilala nyo na kung sino kayo eh. So, kilala nyo na rin, there is only one person who can do this to make us alive. It is God. Paano niya ginawa? Kung makikita nyo rin kung ano yung wala kayo. Okay? So, without the new birth, we won't have saving faith but only unbelief. Yes, it is true faith, pero wala ka ng faith eh. Wala kang pananampalataya. It is only God who can give that to you. Okay, Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. For it is by grace you have been saved through faith. Kaya ka naligtas, okay, because of the grace of God, binigyan ka ng pananampalataya. Walang nandun sa puso mo, kundi unbelief. Kaya nga hindi ka naniniwala sa sinasabi ng gospel. Kaya nga hindi ka makalapit sa Diyos, kasi wala kang pananampalataya. Okay? And God give this to you. Okay? This is a free gift from God. Amen? Okay. So 1 John chapter 5:1. Everyone who believes that Jesus is Christ is born of God. So kung ikaw ay hindi born again, hindi ka maniniwala. At kung hindi ka maniniwala, hindi ka son of God. Okay? Or born of God. Then Philippians chapter 1 verse 29, for it has been granted to you on behalf of Christ not only to believe on Him. Oh, who grant you to believe? Okay? Philippians chapter 1 verse 29, for it has been granted to you, okay, on behalf of Christ not only to believe. So kaya ka naniniwala because may isang nagbigay ng pananampalataya para maniwala ka. Next. Eto, maganda. Makasalanan ka? Okay. If you are not born again, without the new birth, we won't have justification. Okay? But only condemnation. Okay, dito nga pala. Let's go back in here. So, how we will apply God's grace? Binigyan ka ng pananampalataya. And what is God's mercy? Tinanggal yung unbelief mo. Pinalitan ng pananampalataya. Okay? Una, tinanggal niya ang matigas mong puso, ang rebellious heart mo. And then, He give you faith. Na hindi naman karapat dapat para sa'yo. Okay. And in here, okay, you have justification, okay, and you won't have justification, you only have condemnation if you are not born again. Okay. And if we said condemnation is doon ka sa hell. Okay. So Romans chapter 5:1, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So because of His grace, pinawalang sala ka. So marami kang kasalanan, di ba? So anong ginawa ng Diyos? Pinawalang sala ka. Hindi ka na kailangang, hindi na kailangang bibigyan ka ng hatol. No? Na condemnation.
Because of faith, okay, you have been justified. And Romans chapter 8 verse 1, therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. So, pag na-born again ka, there is no condemnation. Otherwise, kung hindi ka born again, you don't have justification. Hindi ka pinawalang sala. Guilty ka pa rin. Next, okay, we have, ano yung ano, no? We won't have without new birth is hindi tayo magiging anak ng Diyos. Ayan. So, kung hindi tayo anak ng Diyos, anak tayo ng ano? Ng? Okay. John chapter 1 verse 12, yet to all who receive Him, to those who believe in His name, we have the right to become children of God if you believe. Ayan. Pwede ka nang maging anak ng Diyos. Okay? So, otherwise, you are the son of devil. Kasi siya ang sinusunod mo eh. Diba? Okay. Next is, we bear the fruit of love. We won't bear the fruit of love kung hindi tayo na-born again. Okay? But we bear the fruit of death. Okay? Ephesians chapter 2 verse 10. So, yung text natin, no? For we are God's workmanship created in Christ Jesus to do good works. So, imposible, hindi lalabas sa iyo to kung born again ka na. So, God's mercy, ang ina-apply natin ito, yung God's mercy, tinanggal niya yung mga maduduming bagay or mga mamapangit na bagay na nagbubunga sa iyong pagkatao. Papalitan ito ng puso mapagmahal. So, Galatians chapter 5, verse 6, for in Christ neither circumcision nor uncircumcision have any value. Kasi dati, yung sinasabi nga circumcision or circumcised, yun yung mga Israel lang. Okay? Pagka uncircumcised yung Gentile. Sabi ni Paul, neither of these two. Okay? Neither of these two ay walang kabuluhan. The only thing that count is faith expressing itself through love. So without love, okay, hindi makakount in your faith. Next, another verse. So, 1 John chapter 3, verse 14, we know that we have passed from death to life. Kanina sabi natin, you are dead. Okay? So, paano mo malalaman that you pass from death to life? Paano mo mapapatunayan? Parang wala namang nangyari. Na-born again ako. Sabi naman na naging spiritually alive ako. Parang wala nangyari. Pero kung naintindihan mo ang 1 John chapter 3, verse 14, we know that we have passed from death to life, from spiritual deadness to life, na-born again ka, because we love our brothers. Anyone who does not love remains in death. So, tignan nyo kung minamahal nyo na ang mga nakapaligid sa inyo. Hindi lang yung brothers, ha? Okay. Ang karugtong to, anyone who does not love, we are concerned about you are not loving. You are not loving your enemy. Okay? Hindi mo kailangang mahalin yung nagmamahal sa'yo. Ang mahalin mo, yung may ayaw sa'yo. Yun ang pinakamahirap. Kasi yung nagmamahal sa'yo eh. Kaya ka minamahal yan. Kasi meron nakita sa'yo. Eh? Eh, pero yung hate na hate ka, tapos eh, hate mo rin siya. So, dapat maipakita mo yung bunga ng pagmamahal. Bunga ng Holy Spirit. Okay, 2 Thessalonians chapter 2, verse 13, but we ought to thank God for you, brothers, loved by the Lord, because from the beginning, God chose you to be saved through the sanctifying work of the Spirit. Huwag kayong mag-alala, hindi pa rin kayo ang gagawa nito.
It is because of the Holy Spirit. Ang Holy Spirit pa rin, kasi anong nangyari ganito? Sa John chapter 3, verse 3, sabi dito, unless you are born again, you cannot see the kingdom of God. Eh, paano ka nga magiging born again? Hindi mo kaya. Okay. Ano ang gagawin ng Father? I-enable ka. Siya ang mag-enable sa'yo. Siya ang bubuhay sa'yo. Paano niya gagawin ito? Eh, hindi mo nga naiintindihan about Jesus Christ. Magwo-work ng Holy Spirit sa buhay niyo. Hanggat hindi magwo-work ang Holy Spirit sa buhay niyo, hindi niyo maiintindihan ang lahat ng bagay tungkol kay Kristo. Maliwanag? Tungkol sa kanyang salita. Kailangan ang Diyos mismo ang kikilo sa buhay niyo. And it is the work of the Holy Spirit. Ikukonvict ka niya. Sasabihin niya sa'yo ang good gospel. Ang good news. Alam mo ba, si Jesus okay, ay tinubos ka. Binayaran niya ang kasalanan niyo. Because ang nagsalita sa inyo, ang nag-work sa inyo ay Holy Spirit, maiintindihan niyo. Ayan. Of course, di nyo maririnig yung bulong, ha? May mga kapatiran na magsasabi sa inyo. Kaya importante ang mag-evangelize. Pag hindi nyo sinabihan yung kaibigan nyo, eh baka maabutan siya ng kamatayan, kawawa na, punta siya sa impyerno. Okay? So, it is the sanctifying work of the Holy Spirit, even your good work. So, mananahan na, so mabuborn again kayo, di ba? Kasi binuhay kayo ng Diyos eh. So, ang Holy Spirit, mananahan na sa buhay nyo. Hindi aalis yan. Bakit? Ano pa ang work niya? Isasanctify kayo. Okay? Lagi niyang ipaalala lahat ng ginagawa niyo mali. Kasi yun ang sinabi natin, di ba? Kilala niyo na sarili niyo, lahat ng gagawin niyo mali. So siya magpapaalala, mali pala tong ginagawa ko. Sasabihin ng Banal na Espiritu Santo, mali yan, anak. Yun yung sanctifying work of the Holy Spirit. Itutuwid ka niya to holiness. Okay? So, now, without new birth, the last one, we don't have eternal joy. Amen? We don't have eternal joy in fellowship with God. Ano ibig sabihin? Hindi ka makakapunta sa langit. Ganun lang kasimple yun. Hindi mo siya ma-enjoy. Hindi mo ma-enjoy yung kabutihan niya. Hindi lang dito ang kabutihan ng Diyos. Even in eternal. Okay? Andun yung kabutihan ng Diyos. That's the purpose of God. Kaya kanya pinili, kaya kanya gustong pumunta sa langit para lalo mo siyang makilala. Yung greatness of His love. Okay? Kung wala, kung hindi ka born again, you only have the eternal misery with the devil and angel. It is biblical. Sabi, John chapter 7 verse 3, this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus whom you have sent. Okay? Revelation chapter 20 verse 15, if anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. So kung hindi ka born again, saan ka pupunta? Lake of fire. Okay? Matthew chapter 25 verse 41, then he will say to those on his left, depart from me, you who are cursed into the eternal fire, prepare for the devil and his angel. Okay? Totoo po ang impyerno. Mga kapatid, kung mainip dito, lake of fire doon. So pag-isipan nyo, pupunta ba kayo doon? Pupunta kayo doon sa eternal joy in fellowship with God. Okay? So Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. This is the only thing that you need in Christ Jesus. That's the only thing you need. Now, madali lang yung makilala mo ang Diyos eh. Kasi kilala mo na yung sarili mo. Pag nakita mong totally depraved ang buhay mo bilang tao na kayo ubod ng sama. Tama ba? O gusto nyo, balikan ulit natin yung verse by verse.
Eh, yun naman ang talagang sinabi. Nandiyan yan sa Bible eh. Diba? Wala akong sinabing wala sa Bible. Pinakita ko sa inyo lahat. Kung ninote nyo yun, review ninyo. Ubod kayo ng sama. Patay kayo. Anak ng demonyo. So, kailangan nyo ma-born again. Anong sabi ni Jesus? You must be born again. Okay, let's have a personal application. Ephesians chapter 2, verse 4 and 5. But because of His great love for us, God ang bubuhay sa atin, who is rich in mercy, made us alive with Christ, even when we were dead in transgression. Wala siyang nakitang maganda sa inyo, pero bubuhayin kayo spiritually. Ephesians chapter 2, verse 12. Remember that you were at that time separated from Christ. Ito, i-attackin natin to next week. Through Elder Rodney. Ephesians chapter 2, siya ang magtutuloy niyan, 11 to 20. Remember, sabi dito, that you were at that time separated from Christ. Kung hindi kayo born again, you are separated from Christ. Having no hope and without God in the world. So, it is important that you need the Savior. Amen? Amen. Hindi nyo kayang kailangan. Bakit nyo kailangan ng Savior? Number one, because of your corruption in sin. You are dead in sin. Number two, because you are slave of Satan. Kaya kailangan nyo ng Savior. Number three, because you are condemned to hell. Punta ka sa impyerno. So you need a Savior. You need Jesus Christ. At para kayong ma-born again, you need to accept Him and receive Him as your Lord and personal Savior. Siya lang ang daan. Sabi ng Diyos, I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father except through me. Walang ibang daan. Huwag na kayong lumapit dun sa vice mayor at doon sa mga counselor. Diretso na kayo dun sa mayor. Di ba sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Bakit padadaan kayo dun sa mga sinasabing santo-santo? Tama? Amen. Sinabi na sa inyo ng Diyos eh, I am the way. Come unto me. So bakit pa kayo lalapit? Sinabi na kanyang personal eh. Pag sinabi ni Mayor na, lapit ka, punta ka sa office ko. Pupunta ka pa ba sa office ng mga ibang, ano, kung may kailangan ka? Ng Vice Mayor, ng Councilor? Eh sabi na nga ni Mayor eh. Dilapit na ako kay Mayor, bakit ko pa pupuntahan yung Vice Mayor? Same is true. Sinabi ng anak ng Diyos, lumapit kayo sa akin. Halika. And I will give you eternal life. Bakit? Because I am the way. Ako lang. Wala nang iba. Amen? So we need a Savior. We need Jesus Christ in our life. Think about that. If you are not yet born again, okay? Kailangan mo ma-born again. Dahil sabi ni Jesus, you cannot enter the kingdom of God unless you are born again. Amen. Dapat sana po naging clear ang salitang born again. Sana naging clear kung ano ang ginawa ng ating Diyos, the grace and mercy, the greatness of His love. Amen? Amen. Sa Kanya po, papuri. Kaya po lahat ay tumayo. Salamat Panginoon sa pinakita niyo sa amin dahil pinakilala niyo kung sino kami sa inyong harapan, kung ano ang pagkatao namin, kung ano ang kondisyon namin. And that only conclude that we need one Savior, one who will give us life. And this is you, God. This is you, the only one who can work in our life. Para kami, Panginoon, ay muling mabuhay. Para kami, Panginoon, ay maborn again. Ang banal na Espiritu Santo nawa ay kimilos sa buhay ng bawat isa upang katukin at kausapin kung sino man, Panginoon, ang hindi pa lumalapit sa inyo,
Hayaan niyo ang inyong banal na Espiritu Santo ang siyang kumilos sa buhay nila upang ikaw ay makilala. Ang lahat ng papuri ay pinabalik namin sa inyo sa kayong pangalan ni Jesus. Amen. The gospel and the word and the message that is, God wants all of us to be known and understand and to live with. You understand, Bro Eric, the message of Pastor Ray? It's English, right? Thank you. To God belongs all the glory. As I was about to go here, I thought, sabi ko kay Pastor Ray na pinahirapan mo na naman ako.
parang mahirap bigyan ng closing benediction yung message. Madali lang ba? Madali lang? Sayang-sayang, madali. Kayo na dito. It was mentioned multiple times about born again. Born again. Parang ang hirap maging born again. I will leave my old belief, old religion. Being born again is not a religion, to put it simply. Being born again is your new relationship with Christ. You can be a born again even where you are at right now. Iglesia ni Cristo, Katoliko, whatsoever. You can be a born again, but don't stop for being there. That's the reason being why nagtagal si Pastor Ray. Kahit na paulit-ulit yung message, kahit na alam nyo na, kahit nabasa na, because gusto niya maintindihan ng lahat kung ano talaga yung meaning ng pagiging born again. Hindi lang yung basta alive, alive, alive. We sing alive, alive, alive. We always cry. We always weep. Masaya po ang buhay ng buhay ang Panginoon sa puso mo. Are we amen to that? Now, the message is about being, making alive in Christ. Can I have all of your attention? And I would like all of you to confirm. Sino dito ang alive? Yung pong alive, magsabi ng amen. Amen! And then, sino dito ang alive in Christ? Amen! Kung humihina ang pag-amen natin, when we ask ourselves, I am already alive in Christ, then thank God kasi hindi pa huli. Buhay ang Panginoon. Who among us here has been having some past that you cannot forget? Lahat, di ba? But should we forget the past? Mga may pinagdadaan. No, you should not. Because that past is the one that will make you stronger. Provided that you understand how to proceed from that past, don't dwell on it. Yun po ang message na ibinibigay sa atin. We are past not born again Christians. We are past living in sin. We are past weeping. We are past breaking our hearts. We are past condemning ourselves. We are past sinning. Don't forget. Because only then you will remember I should not live with the past. Satan is temporary, but Christ is permanent. Amen. Without Christ, we are already simple in nature. And even with Christ here in the church, Christians still tend to commit sin. Because that's our nature. We admit, before coming over here yesterday or even in the morning, small ways or big ways, we commit sin. How much more kung wala kayo sa panambahan? How much more if you're not in the fellowship? How much more if you're not in the church? That's why, siguro iba na kukulitan, bakit message ng message sa pastor, yung mga admin, to go to the church. Wala ka nga sa church. Nagkakaproblema ka pa eh. How much more kung hindi ka nakakasalamuhan ng mga magpapalakasan sa'yo? But,
again? It's a question mark. When I'm a born again Christian, is it only them that can do good? Only you can do good? Only us can do good? No one is good enough, not even a single one, to earn salvation. That's why Pastor Ray, all the elders, is all the time keeping saying the verse, saying the message, to do all over again, again, again. We cannot do it on our own. You should as well express the salvation to others. Masarap, di ba? Masarap mabuhay sa Panginoon. Amen. Masarap na may Panginoon sa puso. Amen. Share it to others. Let them earn it. In Romans 3:22-24, it is by faith that you will be saved. It's siguro customary na sa GICM na, and thanks God, when we have new visitors, si Pastor Dennis ang natatapat sa harapan. Either he is the preacher or the closing prayer and benediction. Then some will think, for example, even sa other churches, nagtatawag na naman ako sa harapan bago ko dito, bisita ko. How many of you have been called as per the altar call? First time, how many times? Like one time at least, one time. Raise your hand, one time at least, one time. One time being called, don't be afraid, don't be shy. One time. Natawag. Then you don't need to raise your hand if you've been called more than two times. Because you know why? Then it will not be effective. If the pastor is praying for you up front during the altar call, he's just being used to be the bridge. End of the day, it is your responsibility, sabi nga ni Pastor Ray, to listen to the call of the Lord sa inyo. Ang effectiveness, hindi sa, it will help, coming from the pastor that will pray for you, but ang effectiveness is nasa sa inyo individually. It's your personal relationship with the Lord. And I would like to leave the verse to everyone. Hindi na po ako lalayo. Doon din sa verse ni Pastor Ray, coming from chapter 2, verse 10, where God says that you are His wonderful creation. Are you amen to that? Amen. Isang kapatid na nagsabi sa akin sa likod while having breakfast, sabi niya, Pastor, ang ganda-ganda ko. Are you amen to that? Amen. Hirap na hirap kayo. Gusto niyo ba magsabihin? Sabihin ko kung sino nagsabi sa akin, Pastor, ang ganda-ganda ko? Okay. Listen, then this is the message about this. All of you are beautiful in Christ because all of you are His creation. Amen. But I challenge each and every one of you. Keep it that way. Amen. Amen. Tama. Because message to all of you here, especially sa ating mga kabataan, marami tayong mga bata dito. You should respect yourselves and others. Amen. Amen. You are created by God through His image as per His good workmanship. Sa atin po mga kabataan dito, lalo na for our women and men, not only for our women but also for men, the moment you allow yourself to be touched, either you like it or you don't like it, or even you like it beyond the boundaries, even you like it, you are disrespecting yourself. And it's also not only applicable to our women sisters but also sa ating mga kalalakihan. You're not expressing love to your partner if you're not respecting your partner. That's why Pastor Ray pointed out the sanctity of marriage. But then again, don't be sad. Don't be sorrowful. You have a loving God.
Amen. That's the difference. Because right now you don't need even to talk to your friend, to talk to your pastor. You can talk to him directly. That you have sinned, but you're willing to stand up and continue to work with him and to be with him and to praise him and to glorify him. Amen. Amen. Let us all stand. Lord, truly we thank you and we glorify you in your glorious presence. Holy Spirit, thank you for always being in our midst. Thank you for the message that you have shared to us through our loving pastor, Pastor Ray, and all belong the glory to you. Amen. Indeed, we should not treat ourselves or others with disrespect, because all of your creation are your handiwork. All of your creations are beautiful. All of your creations are perfect. It is us who's continuously living in this imperfect world, but with you living in our hearts, feeling and fulfilling ourselves, making us perfect despite of all the emptiness that we're feeling. Lord, not our partners in life, not our friends, not our family will make us complete. You living in our heart is the one that will make us complete. Thank you, Lord, for being alive in us. Thank you for all the brothers and sisters here that in your presence, understanding what is meant to be a born again. Being born again and not forgetting our past so that we will not be able to undergo on that avenue, O Lord. Sana po hindi na po namin mapagdaanan ang mga challenges na napagdaanan namin before. And yet, O God, kung bibigyan mo po kami ng challenge, ng pagsubok, Panginoon, na muli po namin ito mapagdaanan, Panginoon, bigyan mo po ng knowledge at katatagan ang bawat isa, ng wisdom, Panginoon, na maging tama po ang gawin, maging tama po ang paglakad, Panginoon, na hindi na po magawa ang aming mga dating mga kasalanan, Panginoon. Continue to give life to each and everyone. Continue to give the oxygen that is required for us to breathe, O God. We thank you, Jesus. We glorify your name. We give you back all the honor and glory. In Jesus' mighty name we say, Amen. We'd like to request each and everyone to raise their hands and give you back the Lord, our Almighty God, the privilege and the worship that is only for Him, yes, to Him. To Him who is able to keep us from stumbling and to present us before your glorious presence, O God, without fault, with all cleanliness, and with great joy, to you, our only God, our Savior, all the glory, majesty, power, and authority. Amen, Father. Through the mighty name of Jesus Christ, our Lord, before all ages, now and forevermore, we say, Amen. Amen. So, we have just, can we ask Pastor Ray and Pastor Dennis to come up front, po? Okay, wala naman palang visitors. Welcoming back lang. Welcome back to Alan. Kuyang. Si Kuyang Alan. Bago. It's not bago, it's already luma. Holy Luma, welcome back, Alan. Welcome back, Brother Alan.
Si... Wala ako naman yung brother lala. Patay na naman tayo dito. Jojo na naman. Jojo na naman. Jo! Welcome back. Ano ba yan? Joselito siya. Joselito. Pero Jojo ako na yan. Welcome back, Jo. Ah, yung ating kapatid na parating nakakasama si Brother Delpin. Welcome back, Delpin. Okay, and welcome back sa inyo. Siyempre, merong picture taking. Wow! Uy, cake! Okay, thank you. Next po, just a reminder, after this we'll have our mentoring and then afterwards yung ating prayer meeting and then afterwards all of us, all of you are invited sa GSA Magsman. Yung pong pwedeng sumama. Yung pong birthday celebrant ng February. Can we call? May February celebrant po ba tayo? Ako lang. Imagine po, Sana, before our service end, may gusto lang kaming gawin. Yeah. Pwede po ba namin tawagin at lumapit sa harap itong mga tao na to? Yes. Si Pastor Edmer, Pastor Ray, Brother John, Chairman, Brother Mike, Brother Imo. This church always and will be founded by the love that comes from Christ. Sabi nga ng mundo, yung February is a love month. But we're not celebrating here this month like the pagan does. We're always and will be every day, each day, celebrating the love of God. Amen. Through Christ, through this family, yung family yung pinaka-foundation ng lahat. And yung love na meron tayo, na nakita sa mga taong to, being ahead of their respective families, is sobrang nakaka-inspire. And right now, we want to ask a short message sa mga taong to, sa mga partner nila. Yung mga hindi lang po mga tatay, hindi lang mga may asawa, tinawag ko si Brother Imo bilang representative ng mga nagmamahal ng totoo. Yan po yan. Kailangan mo yan. Kasi masyado nang gas-gas pag Brother MJ, ay Sister MJ, tsaka ano eh. Bro Nico eh. Yan. Tapos na yung moment na nila sa bundok. So, si Brother Imo. But maybe us, very inspirational message, hindi lang po para sa amin, kundi para po sa inyong mga mapagmahal na partner. Pwede po tawagin yung partner? Apo, kayo po mag-message. Ha? Ah, kayo po kasi mga tiger, sila po mga trainer. Pwede po bang pagka po magsasalita yung partner, tayo naman po yung partner natin dito. Okay. Umpisahan ko lang po kay Pastor Ray. At tinatawagan ko po si Sister Leia, the lady boss. Meron mo ba rito? Tawag ko si Atamano Dragon. Sherry, Sherry, message lang po. Sa inyong mga ito. Paalala lang po. Yung mic, binubuksan din. Paalala lang po, bawal ng spectator. Then, yung short message lang po. Kasi,
pamilya mo kung gano'ng kasarap na parehas kayong mag-partner ng Kristo sa puso. So, langit na inspired na. English lang sa akin. Ayan. Dahil gusto po niya makuha yung tinatago ko pa ng pagmamahal. Ayan. At yun po ang inaalay ko sa kanya. And of course, dahil sa pagmamahal din ng ating Panginoon, kaya ako nagawa yun. Kaya lumabas sa akin yun. Otherwise, walang tali, walang talim. Asian lang. Na totoo po yun. Totoo po yun. Na wala akong ginawa kundi lamang lang ito nakilala ko si God. Kilala ko na si God, pero nakilala ko ng gusto. Sabi ko nga, kung sino pala ako at kung sino ang Diyos. Kaya kailangan mag-manifest yung pagmamahal para magkaroon ng talim. Pagmamahal para magkaroon ng kali. Pero pag bumang isang anak, si Kayan. Pagmamahal, dapat po, sampu talaga eh. Kaya lang, ayaw na niya. So, yun po. I love you. Pastor Edlan naman. The pressure si Pastor. Pakisundo na po yung inyong bahay. Kasi si Pastor Edlan talagang high school boyfriend ko na talaga siya. Kaya suwa na ako. Joy, my happiness, my all in all, my forever. Amen. Ana all. 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 Ana all.
hindi na ako nag-message kay Mami kasi alam naman niya talaga malaking parte siya ng buhay ko at patuloy na lumalaking parte ng buhay ko. I will not be, I believe so, real servant of God kung hindi siya ginamit as a bridge. Of course, yung God pa rin, sa kanya pa rin ang patuloy kung bakit kami nagiging torpilang pamilya. But I think so, the message is more on sa inyong lahat na mga anak-anak namin dito sa church. And I will relay the message through my sons, kay Shem at kay Lance. Napaka, to be honest sa inyong lahat, I'm very, very strict sa mga anak ko. To the point na they're thinking I'm overreacting sometimes. And for all of you to understand why I'm like that, it's because dahil sa inyong mga anak namin dito sa church. Ayak ha! Kasi kung mahihirapan akong pasunurin yung sarili kong anak, how much more yung mga inherited children namin. So, I really give thanks to Shem and Lance. I know that they're feeling struggling most of the times na why dad is so strict. I'm giving too much pressure on them not to be good. Kasi same like all of you, parehas din naman sila, they have their own lives, they want to feel good, do good, and have friends as well. But as I've said, kung ano po yung pagmamahalin naming mag-asawa sa aming dalawang makukulit na anak, ganun din po ang pagmamahal namin sa inyong lahat. We love you. Thank you po. May we call sis Wilma and Valmai. Kailangan nagsasabuin na siya. Nakihihinan po yung tissue. Thank you, Mama. All my life, I ask God for someone like you. And much na mga agenda, pero God is really something na ibibigay sa'yo in right time. Amen, amen. Mga bagay-bagay. It will not be perfect, sabi nga ni Balisip, but it's perfect. Pero, yun nga tayong kulay ng buhay. There's always up and down, there's trials. But ang importante, kung paano tayo bumabangon. And bumabangon tayo because we know that we do have cash in our life. Diba? Yan na sa sister na Kimela. Yun nga, yung team song namin, All My Life. I want! All My Life. All My Life. Brother John, may we call Brother John? Makisundo naman po si Madam President. Kusok!
Show. Yeah, Bagaimana sih brother Imo?
Siyempre, napakaganda na. Sis! Siguro po may nakakakita ng future dito kaya nakasama kami. Ano pa lang po kami? Girlfriend, boyfriend. Pero siguro... Hindi naman Bernice ang tawag mo sa kanya, di ba po? Tawag niya ba? Ito yung ano sa ano na, ito yung relasyon parang yung magiging proud ka ng mga sa Panginoon. Amen. Kasi pinanalangin ko siya, nasa Pilipinas pa lang ako. Tapos ayaw niyang maniwala na pumunta ako rito, malaking dahilan siya. Kasi okay na, stable na yung trabaho ko sa Pinas. Magandang company. Pero... Mas pinili ko siya. Hindi ako sa pinili. Work ka na, ano? Ngayon ko rin gusto yung sabihin na... Sorry, kasi... way back 2010, parang... nagkaroon kami ng... Lumapit na kami sa isa't isa, 2010. And then, pumunta siya dito after... Parang ilang days kami nagkita. And then, nawala ulit kasi dito siya, tapos nandun ako sa Pinas. Hindi ako nakasunod dito. Dito lang ulit, last year, kaya ako sa kanya, chin-up ko siya. Tapos, nagano lang ako. Kasi, kami-break lang din ng, ano, ng isang... Pero, parang may something na sabi sa akin ni Lord. Hindi yan yung babaeng para sa'yo, yung ex-ex. Hindi yan yung babaeng para sa'yo. Talagang gumagawa siya ng way, ng paraan para mapaglayo kami. Kasi, naramdaman ko na noong 2010, and then 2010 hanggang last year, wala kaming, siguro may communication kami, pero hindi ganun kalapit. Then last year, nag-break kami ng ex ko, and then, chinap ko siya, ako, kung single pa rin siya, susunod ako dito. Kasi, alam ko na siya. Pero, sa ngayon, yung verse natin last week, yung siguro may tamang oras sa lahat ng bagay. Siguro may mga nag... Nag-expect sa inyo ng doktor po sa ngayon. Hindi po. At alam ko na si Lord ibibigay yung tamang oras para sa inyo. At syempre, I'm here para pag-ibigay. Sige, pa-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 
sinakabahan ako kung baka ako may hawak ng kasi mga mag-asawa lang yung mga tinawag, tapos kami lang yung ano, couple. Pero gusto kong malaman mo na ano, ikaw na yung gusto kong makasama. Wala lang iba. Kasi ano, matagal kong pinanalangin to. And sa'yo ko lang naramdaman yung peace.
and yung approval ni Lord. Sana, hindi natin alam yung pwedeng mangyari, pero isa lang yung alam ko, ikaw yung pinalalangin ko, at sinabi yun sa akin ni Lord na ikaw yun. May approval ka ni Lord. Yung alam ko, merong peace akong naramdaman at merong joy, yung joy na yun, pure. At nalaman ko na kaya pala ako na broken heart, kaya pala pinagdaanan ko yung mga yun para para ipakita sa akin ni Lord yung greatness niya na ipibigay niya yung tao para sa akin. At alam ko, ikaw yun. Thank you. Nakaka-expert talaga magmahal. Brother Jerobeam and Sister Robbie. For the last. Lumabas. Nakatulog si bro. Brother Coco and Sisters. Okay. So, sis and bro. Third blessings lang po para sa isa't isa. Ganito natin pinapaalagaan yung pamilya. At sa Christian, ganito tayo magmamahal ng pamilya. At ganito tayo ma-inspire sa mga pamilya na may Kristo sa puso. Maraming salamat sa nakarating ako dito sa Dubai. Nagpapasalamat ako sa iyo. Kahit alam mo nagkaroon tayo ng problema, hindi ka parang bumitaw sa akin. Maraming salamat sa pagkakaroon. Ito yung pwede po lumapit nandito lahat para po sa sa cake. Lahat po ng partner na nagsalita, iniimita ko po muna sa labas. Brother Ron, baka may gusto kami message? Sige po, pwede ko tumatawagin yung mga couple na nagsalita pa sa harap. Ito yung kagandahan ng pamilya. Nakita nyo? Sana lalo tayong ma-inspire sa mga may pamilya sa atin. Hindi natin nakasama dito yung mga partner natin. Sa mga naghahanap na makakasama nila sa habang buhay, sa habang panahon, sa mga nagpa-plan. Napakasarap po. Siguro naman po, naramdaman niyo yung pagmamahal. Yung pagmamahal na nagmumula sa Panginoon. Yung mga puso na binago, hindi ng panahon, kundi ng Panginoon. Amen. Patuloy tayo ma-inspired sa kwento ng mga buhay nila. Wala bang... Sige po, isang picture taking lang po. Thank you.
May meron na po si Paul sa ating pagtapos ng prayer. Papa, pagtapos ng prayer, isita tayo. Dali, John. Okay! Ngayon na tayo mga kapatid natin.